Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, gagawa lang tayo ng sitong vlogs kasi kanina lumabas ako para mag-content. Kasi merong ano sa atin na nagbigay ng ano ng or nagpadala ng ano ng certain amount galing kay ano kay Ate Janet Bonin. So, nag-check ako kung merong ano, merong mga drivers diyan or mga ano, mga Martes o Tambay. Eh wala kasi Sunday pa lang ngayon. So, bukas ko na lang yun ang gagawin ng content. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is yung siyempre, revenue update doon naman sa malalakas kasi merong nag-suggest o nagtatanong, yun naman daw yung feature natin. So, nag-select ako ng 7. So, hindi na po included dito si ano si Mrs. Jabber Sniper tsaka si Jabber kasi alam niyo naman na ano, elite na yun eh. Elite na sa Sorb family. So, dito tayo sana sa 7 na ano na pag-uusapan natin na mga vloggers. So, ano siya randomly. So, itong sinelect ko is alam ko isa to sa mga ano or ito yung grupo na malalakas talaga. So, ngayon, etong details is galing po sa ano sa vlogs nila, pure vlogs po to na views. So hindi na po ako kumuha ng ano ng details sa social media kasi yun nga medyo exaggerated yung details doon. So hindi siya paniwala. So yun. Kaya dito lang tayo sa views count kasi at least magkaroon tayo ng talagang ano close estimation sa ano nila sa revenue nila at yung tinatakbo ng channel nila kasi baka may mga viewers tayo na ano na pinapatronesto para malaman niyo po yung ano yung lagay ng kanilang channel kasi ako yung channel ko lagay ko sa channel ko medyo ano talagang ano taghirap. So kasi this first quarter of the year talagang taghirap talaga diyan ang revenue. Lahat po ng ano ng vloggers hindi lang po dito sa Sorb, lahat sa buong mundo mababa po ang bigay ng RPM. So depende po yun sa ano sa area or country na kung saan ka nagbo-vlog. So yun. At yung conversion natin, i-convert natin sa Philippine peso, i-convert natin ng by 54 kasi 54 plus. So re-round up natin sa pinaka lesser na ano na conversion which is 54. So ang range natin is 0.85 up to $1 lang kasi doon lang talaga naglalaro mga may ano yung ang RPM. So per 1k views ang ano natin. So total views sa vlogs lang po ang ano ang kinuha ko para magkaroon tayo ng detalye. So, 'yun, ano pang natin? 7 vloggers. Grabe, akala ko ano 7. Ano pala? 7. So, 7 vloggers ang pag-uusapan natin. Umpisan natin sa numero 1. Random lang po mamaya tapos at the end of this ano discussion, ira-ranking natin kung sino number 1, 2, 3, up to bottom 7. So, eto, ang pinaka-unang vlogger. Walang iba kundi si Kuya Noli Vlog. So, si Kuya Noli Vlog, meron siyang subscribers count na 130,000. So, meron na papakita sa inyo, hindi po laptop ang gamin ko. Yan, cellphone. So, kasi sira yung ano, laptop natin. Sira yung, ano, yung keyboard eh. So, papagawa pa natin. Babadgetan natin mamay. So, anyways, ang total uploads niya no ni ano Kuya Noli is 63 uploads for the ano na yan mga kamay. Kinuha ko details from March 1 up to March 26. So kung meron man siyang ano meron man silang updated na uploads, so hindi na po siguro included yun gawa nung binablog na natin. So 63, grabe kasi pag ni Kuya Noli talagang maintain. So sana all mapapasana ako na lang sa ano sa kasipagan kay Kuya Noli. Sana ano marating ko rin yan one of these days. So yun, ang views count ni ano ni Kuya Noli umabot na siya ng ano 552,300 na views. So half million plus. So pag kinuha natin yung ano niyan gross revenue range pumapalo siya ng ano $469 up to $552. So pag kinumpara natin niya sa ano sa Philippine peso yung gross din, that's 25,326 up to 29,808 pesos. So ito mga kamay, gross to, hindi pa po kasama yung ano dito, yung deductions, yung mga tax o anything na mga adjustment, hindi pa po kasali dyan. Tapos ito, pure vlog lang po, hindi po kasali ang live dito, hindi po views doon sa live, hindi kasama yung super chat, hindi kasama yung ano yung mga join button. So 100% sa vlogs po to lahat na kinuha ko na details. So yun, ang revenue ni Kuya Noli kung titingnan nyo medyo talagang ano, mababa sobrang baba po niyan
compared dun sa mga previous months niya na nagsisiksidid siya. So ngayon talagang super duper hirap talaga. So na-experience po yun ang ng pangkalahatan. So hopefully gumanda yung second quarter. Sana magano. Kasi pag second quarter medyo tumatas ng konti yung RPM. So hopefully makabawi kaming lahat sa revenue o sa mga vlogs namin. So baka naman YouTube i-notify mo yung mga viewers. So next, number 2. Ito si Romsel TV, si Kabisig. Meron siyang subscribers count na 209,000. So ang total uploads niya is 5. So hindi ko alam mga kamay kung bakit 5 lang upload si Romsel. Siguro na busy siya or na busy sa Facebook, kasi dalawa kasing account ang ginagamit niya. So permission tayo sa YouTube. So 5 uploads, pero nag-garner siya ng views count na 385,000 pa rin. So ang laki. So pag kinuha natin niya, ang gross revenue range, that's $327 up to $385. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's 17,658 up to 20,790 pesos. So pagka ganyan, sobrang layo po sa kinikita niya ni Romsel, which is na-picture na natin sa Social Blade. Medyo exaggerated nga, pero kung itong ganitong revenue niya, malayo po sa kinikita niya dati, which is alam ko na kasi 6 digit niyo from time to time. So grabe ang subside talaga ng mga revenue. So hopefully lang naman to mga may estimation. So hopefully ito yung minimum, kung gross man or kung maximum man, mababa talaga. So yun, hopefully tumas talaga, kasi hinahangad natin lahat yan na tumas yung revenue natin para mas lalo tayong sa future ng family, at same time makatulong din tayo. So yun, number 3, ito kasama ni Bay Japper. Ito na ang tandem, katandem ni Bay Japper, walang iba kundi siya ng si Kapanalig, si Louie TV. So meron siyang subscribers count na 234,000. So ang total uploads niya is 39 uploads. So ang views count ni Kapanalig is 1,116,000. Grabe, ang taas. So pag kinuha natin ang gross revenue range niya, that's $948 up to $1,116. So pag kinuvert natin yan sa Philippine peso, that's 51,192 up to 60,264 pesos. So yung ganyang hindi na po birong ganyang revenue. Kahit na yung binanggit ko kanina na mga revenue, hindi na po siya biro sa tulad nating tulad naming mga small YouTuber. So mahirap na po siya i-achieve o i-reach, lalong-lalo na ngayon na sa mga panataghirap talaga. Kahit na bare months, hirap din na i-achieve ang ganyang mga lalong-lalo na to sa revenue ni Kapanalig. Sobrang laki na po niyan sa tulad namin. So kay Kapanalig, mababa po yan. So pero sabi nga natin, it's better to have that one than nothing. So kumbaga, syempre inagad natin na mas lumaki pang revenue, kasi tulad nga ni Kapanalig, sinabi niya na rin niya na talagang kumbaga yung subside ng revenue niya talagang ang laki ng bawas. So hopefully makabounce back kami lahat. So yun, eto, next tayo sa number 4, si Tatay Frankie, si Franstar Channel. So meron siyang subscribers count na 123,000. So ang total uploads niya is 27 uploads. So ang views count niya is 253,800 views. So pag kinuha natin niya ang gross revenue, that's $215 up to $254. So pag kinuvert natin niya sa Philippine peso, that's 11,610 pesos up to 13,716. So grabing baba, may sobrang baba ng ng revenue. So parang hindi siya ang minimum yata ngayon 537, nasa 16,000 ang range ng minimum. So way below yung revenue ni Franstar compared sa sa dati niyang kinikita. So although okay naman yung kay Franstar, kasi syempre andun siya sa Bohol. Kumbaga kung meron pa siyang extra na pinagkukunan ng maganda na yun kaysa wala talaga mga kamay. So okay na yun kaysa ang dami kasi hirap din talaga sa YouTube na makakuha ng ganyang revenue na 200 na yun. Kasi ako, eksperyensado ko yan sa sarili kong channel na
yung $100 is ang hirap na. So hindi na siya nagmamatter mga kamay yung ano ngayon yung subscribers count mo na 100,000, 50,000 din na po. So ang basehan niyo yun, views tapos average view duration dapat mahaba pinapanood tapos hindi nag-skip ad sa ano sa commercial. Yun pala yun doon tayo binabayaran eh. So anyways, so let's move on. So dito na tayo sa ano sa sunod, yung panglima. Si Jokes MTB. So meron na siyang subscribers count na 65.7k. So ang total uploads niya ni Jokes is 35 uploads. Ang views count niya is umaabot ng 1,025,000. So malaki din ang ano views ni ano ni Jokes MTB. So pag kinuha natin ang gross revenue niya, that's $871 up to $1,025. So pag kinonvert natin niya sa Philippine peso, that's 47,034 pesos up to 55,350 pesos. Wow. Malaki na rin. Kumbaga I think ganyan ang ano ang range siguro ni ano ni Jokes kung ano kung yung itong mga ano previous months pero yung dati mas mababa diyan mga kamay yung nag-uumpisa pa lang siya hindi po nakakahit ng ganyan si Jokes dati. So siguro bit in between lang ng ano nasa 100 to 400 lang siguro dati. So right now talagang ano tumatalubo o lumalaki ng ano yung channel ni Jokes MTB at the same time naka-incorporate yan yung paglaki din ng revenue. So isa na to. Pero sabi ko nga mas maganda ano lahat talaga 6 digit para at least ano maganda malawa ng buhay at kumbaga mas maganda ang mga ano lumaking channel para at least yun nga for the future tapos maka-extend tayo ng konting tulong sa ano natin community. So yun, congrats kay Jokes MTB. Hopefully ano ma-maintain at lumaki pa yung mga revenue. So ito ang sunod, walang iba kundi si ano Kabugoy. So si Jeremy Perez. So meron niya siyang subscribers count na 84.6k. So ang total uploads niya is 21 uploads. So ang views count niya umabot ng 484,900 views. So pag kinuha natin ang gross revenue range niyan, that's $412 up to $485. So pag kinonvert natin niya sa Philippine peso, that's 22,248 pesos up to 26,190 pesos. So I think ano yan, mababa rin yan para kay Kabugoy na ano. Kasi nagre-range din si Kabugoy, I think mga 30,000 up siguro. Siguro 30 to 50 ganun ang tansya ko lang na revenue niya or more than that. Pero kung 6 digit every month malabo po yun. Malabo yun sa channel ni Kabugoy. So baka tsambahan. So yun, talagang ano mga amin, pahirapan talaga ang revenue natin. Sobra. Kumbaga hindi lang ako ang apektado kahit na yung mga established channel, mga big time na mga anong channel. So kahit na ikot kayo mga kamay, talagang ano, talagang makikita yung impact na talagang down. So ito na yung pinaka-last. Walang iba kundi si ano, Kabungot Official, si Paring Noy. So meron siyang subscribers count na 98.8k. So 1,000 plus na lang, 100k na pala si Paring Kabungot. So silver play button, so upcoming na. So ang total upload si Paring Kabungot, meron siyang ano, 14 upload. So medyo ano ah, medyo konting upload si ano ah, pag ano ni Kabungot ah. Siguro medyo ano na may nasikaso lang. Ah, sabagay, may nasikaso nga talaga nung nakaraan. So ang views count niya is umaabot ng 325,900 views. So pag kinuha natin ang gross revenue range niya, that's $277 up to $326. So pag kinonvert natin niya sa Philippine peso, that's 14,958 up to 17,604 pesos. So grabe. magka-closing na yung ano yung buwan ng ano ng March pagka ganyang revenue ni ano nila lahat mababa po yan sa normal na nakukuha nila dati. So lalo-lalo si Paring Kabungot at yung iba. So talagang ano bagsak kumbaga sa kanila, sa kanilang channel, hindi po sa akin na nagsasalita ako. So sa kanila po kasi syempre magigage po natin kung anong tinatakbo ng channel nila. So pag tingin natin details medyo ano talaga subside yung ano yung hindi siya ano
normal para sa kanilang channel. So, kaya nga, sabi ko nga, is talagang ano, hindi lang kailangan talaga ngayon ng sipag-tsaga. Kailangan diskarte, pasensya. Kasi, galing ka sa mataas na revenue, biglang bumaba, medyo, ano, kung hindi ka sanay, maninibago ka talaga. So, tulad nito, ang ano, nangyayari. So, hopefully, mamay, makaano kami, maka-bounce back kaming lahat. Hindi lang po to, kaming lahat ng sa Sol Family, lahat ng vloggers sa buong planeta. So, sana maka-bounce back at, ayun nga, sana si ano si YT baka naman YouTube recommendation tsaka yung notification maayos. So anyways, iyan na natin mga kamay, i-range na natin kung sino ang top 1 up to bottom 7. So makikita niyo po yan sa ano natin sa screen. So ito yung number 1, walang iba kundi si Louie TV, si Kapanalig. Number 2 si Jokes MTV. So number 3 si Kuya Noli Vlog. Number 4 si Jeremiel Perez. Number 5 si Romsel TV. Number 6 si Paring Kabungot Official. And number 7 pinakalas si Franstar Channel. So yan po ang pagkakasunod mga may from top 1 to bottom 7. So hopefully sa mga ano mga viewers natin na pinapatronize yung ano diniscuss natin. So ayan na po yung ano natin ang estimation ng ano nila takbo ng revenue. Ngayong March lang po yan, mga kamay. So, hindi po kasali yung mga previous month o ano, mga succeeding or upcoming months. Hindi pa kasali dyan. So, ito lang yung performance na this March 2023. So, ngayon, kung makapag-bounce back, eh medyo malabo na ngayong ano, March. Kasi 4 to 5 days to go na lang. So, bawi na lang kami next month sa April. So, yun, hopefully ano, nagbigay sa inyo ng information tong vlog natin. So bukas another content tayo sa labas. So maghanap tayo ng panibagong ano content. So meron na akong target which is doon sa medyo hindi naman medyo far away. So tingnan natin ano yung tao doon sa medyo pababa doon, palusong. So sobrang thank you po sa ano sa lahat ng ano ng nagpa-patronize sa channel natin. Lalong-lalo na pagdating dito sa revenue talaga, revenue update. Talagang napalo talaga ng 1,000 views mamay. So hindi ko alam kung bakit. So ang alam ko lang is talagang ano sila, curious sila sa ano natin, sa pinipicture natin ng mga ano, mga vloggers regarding sa revenue nila o takbo ng channel nila. So sabi nga ni Bidogs, huwag po kayong mag-skip ads, sabahan niyo po yung panonood ng vlogs natin kasi alam niya, diyan tayo kumikita o nagkakaroon ng revenue. Kaya maraming salamat. Inulit ko sa lahat ng viewers, sobrang thank you po sa inyo sa walang sawang support sa channel ko. So, pag hindi pa po kayo nakasubscribe, baka naman, subscribe niyo nga, bell all, para ano, tapos enable niyo yung ano, notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas natin vlog. So, ang vlog natin mga may, revenue, tapos indoor tsaka outdoor. So, mix vlog tayo, para at least ano, meron tayong ano, different flavors dito sa channel natin. So, sobrang thank you po sa inyo lahat. See you sa next vlog natin mga kamay.